Ang kwento ng Bandang Pantera, Part 2. Dito ay pag-uusapan natin kung paano nagwakas ang magandang karera ng kanilang banda. Pero may pag-asa pa ba silang mabuong muli? At sasabihin ko din sa inyo kung paano walang awang pinaslang ang gitaristang si Dimebag Darrell. Ano ang motibo? Pero sa hindi pa nakakapanood noong Part 1, ay nasa description box ang link ng video. Dito ay kwento ko kung paano nabuo ang grupo at paano sila nakilala at nakapasok sa mainstream. Shoutout mga tol, Jerwin Malimata, Biriel Gomez Rama, Marco Johaner, Joy Channel, Sugar Rames, at Rachel Cibitillo. Let's go! Sa kabila ng mga tagumpay at pagkilalang natanggap ng Pantera, ninais naman ang kanilang bokalista na si Anselmo na palitan at gawing mas kakaiba o darker ang kanilang musika. Hindi naman sumang-ayon dito ang magkapatid na abot at mas piniling manatili sa kanilang signature style at aggressive na tugtugan. Dito na nagsimulang mabuo ang tensyon ng banda at talagang naapektuhan na rito ang kanilang mga isinasagawang concert. Labis din kasing nahilig si Anselmo sa pag-inom ng alak na talagang nakaapekto sa kanyang pag-uugali. At minsan na nga itong nakasuha noong June 1994 matapos niyang atakihin ang isang security guard na pinipigilang paakyatin ang isang manonood sa ibabaw ng stage. At sa sumunod na taon matapos na isinagawa ang kanilang international tour, tuluyan ang dumistansya itong si Phil Anselmo sa kanyang mga kabanda. Umuwi ito sa New Orleans, dahilan upang magkahiwalay nilang trinabaho ang kanilang upcoming album na The Great Southern Trendkill. Kung si Anselmo ay nag-record ng vocal sa New Orleans, ang mga kabanda naman niya ay nag-record sa Texas. Bukod sa alkohol, labis na rin palang nalulong itong si Anselmo sa droga gaya ng heroin. Noong 1996, habang sila ay nagsasagawa ng tour, na-overdose nga ito at muntikan pang ikamatay. Ikinagulat ito ng kanyang mga kabanda at tinakalang epekto lamang na katanyagan na tinatamasa ni Anselmo. Pero sa kalaunan ay napag-alaman na kaya pala ito gumagamit ng droga para maibsan ang sakit ng kanyang likod. Bunga kasi ito ng mga intense live performances, aksidente palang na-damage ang kanyang buto sa likod. Pero ayaw niyang magpa-opera sapagkat matagal-tagal ang magiging gamutan. Kaya ang heroin at alak ay ang nagmistulang naging kanyang painkiller. Dahilan upang sunod-sunod pa rin makapagtanghal si Anselmo sa mga isinasagawang concert ng Pantera. Gayunpaman, nag-apologize nga itong si Anselmo sa kanyang mga kabanda at ipinangako na hindi na muling gagamit ng heroin. Pero sa kabila ng mga pangako, hindi na nga naibalik pa ang turingan ng dalawang panig at mas lalo pang lumayo ang loob sa kanya ni Dimebag at Benny. Kaya naman nagresulta ito ng 4 na taong hiatus o pagpapahinga ng banda. Mula noong 1997 hanggang 1999, nagkaroon sila ng kanya-kanyang proyekto. Si Anselmo ay naging temporary vocalist at guitarist ng ibang banda. Habang sina Dimebag, Benny at Rex Brown naman ay nakipag-collab sa iba't ibang mga artist. Naging bahagi nga sila ng Rebel Meets Rebel album ni David Alan Coe at Cat Scratch Fever ni Ted Nugent. Muling nag-record ang Pantera kasama si Anselmo noong late 1999. Trinabaho nila ang kanilang 9 na studio album na pinamagat ng Rain Painting the Steel na siya namang inirelease pagdating noong 2000. Naging maganda naman ang pagtanggap ng mga tao sa album na kung saan nakuha kaagad nito ang 4th na pwesto sa US Billboard. Muli rin silang naging nominado sa Grammy sa 4th na pagkakataon matapos na mag-hit ang lead single ng album na pinamagatang Revolution Is My Name. Naging matagumpay man ang album, hindi na pala ito masusundan kahit kailan. Matapos kasi ang ilang mga tours sa North America at Japan noong 2001, muli na namang dumistansya itong si Anselmo sa banda dahil nagkaroon ito ng napakaraming side project. Dahilan upang maantala ang marami pa sanang plano ng Pantera. Ayon pa kay Benny, nangako naman daw si Anselmo na babalik kaagad once na matapos ang kanyang mga proyekto. Ngunit mula noon, hindi na nga ito nagparamdam sa kanila. Kaya naman nakaapekto ito sa estado ng Pantera.
At dahil sa labis na frustration, ay dinisba ng magkapatid na abot ang kanilang banda na Pantera noong November 2003. At dito, ang dalawang panig ay nagsimula ng magbangayan sa press at nagbatuhan ng mga masasakit na salita. Ayon pa kay Benny at Dimebag sa isang interview noong 2004, eh hindi daw pinatunayan ni Anselmo ang kanyang mga salita at muling bumalik sa paggamit ng droga. Naglabas naman ng saloobin itong si Anselmo sa Metal Hammer Magazine at sinabing hindi daw maganda ang pagtrato sa kanya ng magkapatid na abot dahil madalas daw siya nitong sinasabihan ng mga masasakit na salita. Pero kahit hindi man matukoy kung sino ang nagsasabi sa kanila ng katotohanan, eh isang bagay lang ang siyang napansin ng publiko. Ito ay ang komplikadong relasyon at hindi magandang kaganapan sa loob ng Pantera. Muling bumuo ng bagong banda sina Dimebag at Benny, kasama ang mga bagong miyembro na sina Pat Lachman at Bob Zilla. Tinawag nila itong Damage Plan na nagkaroon naman ng commercial success matapos makabenta ng 100,000 copies sa loob lamang ng isang taon. Gayunpaman, ramdam pa rin ang kanilang mga tagahanga ay hindi na nila kayang abutin ang mga naabot ng dati nilang banda. Ngunit bukod sa pagkabuwag ng Pantera, masusundan pa pala ito ng isang mapait na trahedya. Dahil ang pangunahing miyembro na si Dimebag Darrell ay napaslang sa isang pamamaril na naganap noong December 8, 2004. Nagtatanghal ang Damage Plan noon sa Ohio at biglang lumapit ang isang lalaki na may dalang sandatang depolbura. Itinutok at tinamaan nito si Dimebag Darrell na kaagad natapos sa kanyang buhay. Kinilala ang lalaki sa pangalang Nathan Gale na sinasabing may sakit sa pag-iisip. Bukod kay Dimebag, 5 tao pa sa nasabing event ang binawian ng buhay noong mga oras ding iyon. Pero walang makitang motibo sa pagpaslang. Ngunit ayon sa nakakakilala sa lalaki, isang solidong tagahanga daw ng Pantera itong si Gale. Madalas din daw itong magkwento na ninakaw daw ng Pantera ang kanyang mga isinulat na kanta. Pero ganun paman, napatunayan sa pagsusuri na itong si Nathan Gale ay mayroong karamdaman na tinatawag na schizophrenia. Ang pagkamatay ni Dimebag ay isang malaking kawalan sa heavy metal community. 38 anyos lamang siya noong mga panahon na yon at talagang marami ang nanghinayang sa kanyang pagkawala. Isa na nga dito si Eddie Van Halen na idinonate pa ang kanyang famous Bumblebee guitar sa araw ng libing ni Dimebag. Maging ang dating vocalist nila na si Anselmo ay hindi itinago ang kanyang kalungkutan at nagbigay ng mensahe sa kanyang mga dating kasamahan. Ilang linggo matapos mamaya pa si Dimebag, bigla namang tumaas ang benta ng mga album ng Pantera, gayon din sa kanilang bagong banda na Damage Plan. Matapos makapag-release ng compilation album noong 2010, ay naging usap-usapan naman ang posibleng reunion concert ng Pantera. Ngunit pinabulaan ito ni Benny at sinabing matutuloy lamang ang reunion kung nabubuhay pa sana ang kanyang kapatid na si Dimebag. Bagamat naging maayos na ang relasyon ni Rex Brown at Anselmo, hindi naman nakikipag-ayos itong si Benny. At makailang ulit nang sinabi ni Anselmo sa mga interview na willing siyang makipagtrabaho ulit sa Pantera. Ngunit ang problema, ayaw na talagang makipag-ugnayan ni Benny sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga itong pumanaw noong 2018 dahil sa atake sa puso. Sa ngayon ay tanging si Anselmo at Rex Brown na lamang ang natitirang miyembro sa best lineup ng Pantera. Noong 2022, maraming tagahanga ng Pantera ang natuwa matapos nilang inanunsyo ang kanilang posibleng tour. At sa kaparehong taon, kasama ang mga bagong miyembro na sina Zakk Wylde at Charlie Benante, muli ngang naisagawa ng Pantera ang kanilang kauna-unahang live concert after 21 years. Ginanap ito sa Hell in Heaven Festival sa Mexico noong December 2022 at balak pa nga nila itong ipagpatuloy hanggang taong 2024. Nakakalungkot lang na isipin na kinakailangan pang pumanaw ni Dimebag at Benny para lamang matuloy ang comeback ng Pantera. Masyado kasi silang nagpaalipin sa galit at hindi binigyan ng pansin ang pagpapatawad. Gayunpaman, mananatili silang legends at patuloy nakikilalanin sa kahit anumang dekada.
Ikaw, idol, ano ang paborito mong kanta ng Pantera? Mahilig ka ba sa headbangan? I-comment mo naman sa ibaba. Maraming salamat po, mga idol!